yung Bale, Kuya Rob. Kasi ano yan eh, sa given, di ba, in terms of pag, sa mid-hero, kayang-kaya mo kasing paliparin yung ano eh, yung oh, far, yung far. Well, given lumilipad talaga siya, Farsa. Wings by wings. Oh, oh. Yung what I mean, pag nag-ulti kasi siya with a feather airstrike, pagka napalipad mo yan, ni-knock up mo yan, cancel na agad yung ulti. Even the Hurricane Dance, pwede mong cancel. And the only thing na masasabi ko na pahirap, para dito kay Kid, it's gonna be Di Benedetta. Benedetta yung magiging dilemma dito. Pero I like it. Ang ganda ng lineup dito ng Unique Ball, Unique Devo, Kuya Rob Luna. Mm-hmm. Even though may Veil sila, even though yung sinasabi mo na pwedeng makancel yung Farsa, tingin ko magana yung Chopik eh. Dahil pwede niyang pasukin, pasukin sa likod. Yes. Likod. Tapos syempre yung Harit, kaya ding patumbahin. So ayun na nga, oh, may lente, ay, pero wala lang yung handle. So baka hidden jutsu. Pwede, hidden jutsu. Well, yung ano din ha, merong, ano, di ba, si, para si Balakid. Si Balakid, oh, di ba? Walang lente. Walang lente. Maporma lang, maiporma lang. Yung kay Balakid. Dito kay One Shot, feeling ko porma din eh. Feeling ko yan ang future. Pero feeling ko lang, nasira lang talaga dyan, tapos wala na siyang dala. Ang dami nating sinabi. Uy, pero ang hirap niya na, ako bilang isang tao na nagsasalamin. Ano yun, ano yun? Ang kailangan niyang gawin kasi dyan, nakaka-apekto yan, Rob, eh. Ah, yung balance mo. Yung balance mo, yung salamin mo, susuot mo ganyan. Di ka pwedeng yumuko. Oo, oo. Tapos, kailangan nakaipit yung headset. Yun na yung magpapabalance, eh. Ay, okay. Kumbaga, may tamang position. Tama, tama, tama. Ibig sabihin, apektado yung laro niya kasi sira yung salamin niya eh. Ay. Maniwala ka sa akin o sa Indero Blue na yun ang conclusion. Actually, naniniwala ako kasi mahirap nga naman yun, di ba? Ano nga bang hero ni Yi Shunshin? Yi Shunshin pa. Di ba? Kailangan mo ng ano yan eh. Kailangan kita mo lahat kung ikaw si Yi Shunshin. Yapi, yapi. Pero ito ha, I like the early dito ng Burmese Ghoul, ladies and gentlemen. Mas nagiging aggressive. Sila yung mas aggressive eh, no? Kung iisipin mo. Kasi ano eh, they know eh, na meron silang Johid pa din eh. And binibigyan nila ng sindak itong Unique Devo na sinasabi nila, teka, katakutan nyo kami, nanalo kami game number one. And even though nakakapag-farm sila dito, Kuya Rob, yep, I think na kailangan nang gumalaw ng Unique Devo. Once na level 4 na si One Shot, pwede na nilang gamitin kahit papano. Kasi may Farsa sila eh. Kailangan talaga nila ma-fully utilize. Pero look at that defender. Medyo malalim siya rito, no? Ganun ka-confident dito. Gumamit si defender nitong Benedetta. This time, offender na siya. Oo. Offensive eh. Offensive. Uh-oh. In nature nga. Pero so far, Unique Devo, tingin ko mas magandang start talk para sa kanila compared to what they have kanina eh. Oo, kasi nahirapan sila sa Roger kanina eh. At least ngayon yung Yi Shunshin, medyo tempo yan eh. Kaya niyan makipagsabayan kahit papano eh. Pero ako, all eyes ako dito sa totoo lang kay Ace eh. Kasi given yung link niya kanina eh, this is a... This time Lance naman eh, no? Nako, Defender coming in with the eye for an eye. At yun na yung ulti ni Sawo. But again, Ace with a good retribution. One shot, well actually one shot. Nakita mo yung ginawa ni Kid? Yun yung sinasabi natin kanina eh, na pagka nag-feathered airstrike, paliliparin niya lang. Oo. Oo. Though nag-purify doon, it was actually too late. Oo. Ang mangyayari talaga doon, Kuya Rob Luna, maganda sa Bale, yung distance nung kanyang wind blades. Oo. Malayo. Saka ang mahirap kasi dito, sa side ng Unique Devo, in terms of going into mid-game, kayang-kayang i-burst kahit... Almost sa totoo lang kahit sino eh, aside from Lil eh. Uh-oh. Diba? Yung isang buong combo ng isang Veil, kayang-kaya niyang tunawin kahit sino lahat ka sa Unique Devo. Let's see kung aabot dyan kasi again, malambot pa rin ang Veil, Rob Luna. Mm-hmm. So dahil natin makikita yan if ever man. Ayun na nga, tumama dito, Windblade plus the Wind Surge. Oh! Nice counter go from AB. But one shot once again coming in. Ruby Didi will just poke out one shot. So bawi ang isa't isa, Rob Luna. Tabla ang laban. But Defender. Oh! Dodge! Na-dodge lahat ni Kid. Oh my! Lahat ng hit ni Defender. Kamuntikan si Kid dun. Actually, nagmintis si Kid dun eh. Nung ginamit niya yung kanyang buhawi. Hindi niya. Kung napalipad niya dun sa ilalim ng tore yung si Defender. Actually, nakuha niya dapat yung kill. Pero that was a great play ha. Para sa ating Veil dito for Burmese Ghoul. And now... Yung mga energy shield on the top lane, medyo naging libre yun para kay Ace. Kay Ace. Wala pa siyang kill dito, pero yung dami, yung farm dito ng Lance, yun yung talagang
lumalamang eh. Oo. Parang ngayon dito sa side ng Unique Devo eh. Parang nakay Ace nga yung camera dito, Rob Luna, tama ka. Mm-hmm. Parang ang dami mo sinabi about sa Veil. Yes. Dami mo sinabi about sa Parsa. King of Veil, Windstorm coming in. Hurricane Dance, sinalo ng sariling Hurricane. Defender is too late to defend his allies. Eye for an eye coming in, final blow. Nandun na din si Ace. Wala doon si Ace at first time, mawawala si Ace dito. But still, makakakuha si Maybe and D ng exchange kill. So still, all of the objectives ay napupunta sa side ng Burmese Ghouls. Actually, hindi pa nga sumasama Aray. Si Ruby D dito. Pero timing nung ano ha, nung Sipa, though the Purify was actually there. Pwede yun eh, no? Na-purify. Mm-hmm. Pag na-purify ka kasi pwede ka maka... Ay, pag nasipa ka, purify, pwede ka makagalaw tapos kill ka kaagad. Yes. So, nabaliwala yung damage dito ng isang Cho. 5-3 is the score of Luna and I think all in favor to ng Burmese Ghouls. 2K kaagad yung kalamangan nila even though namatay si Ace. Pero yung setup coming from the Veil, ah, pero nahihirapan dito. Unique Devo, given yung YSS natin dito, hindi pa, once pa lang siyang namamatay, nakakasabay pa rin naman in terms of the farm dito ng Unique Devo. Pero kailangan nilang mas maging ano, ah, aggressive kasi itong Harit dito sa baba, ano lang eh, talagang steady pulso lang eh. Si Ru, look, yeah. Si Kid, ah. Ruby Double D. Meanwhile, tuloy-tuloy, kailangan tong gawin ng Unique Devo, pero sila na baliktad. Doon na pumapasok yung sinabi mo, Rob. Oo. Oh, oh, yung pang-counter ng Veil. Ito kasi mahirap dyan eh. Gusto mong maging aggressive as Unique Devo. Kaso nga lang kasi, pag lalo mong pinush, alam mo yung pwede kang ipaliparin agad eh. Paangatin ka sa area. From there, yung crowd control dito ni Kid, talagang nahihirapan yung Unique Devo. Parang hindi nila magalaw si Kid eh, no? Mm. Yung ano ni Kid, yung Veil ni Kid, parang kailangan si Kid yung unang ulihin. Ang mahirap pa kasi dyan, kada kill o kada assist na meron ng isang Veil, pare, bumibilis yung movement speed. Indeed, kill and assist. Oh. Even ngayon, up 4 na yung nagaano sa kanyang passive. So 4 stacks na yan. Meanwhile, maybe not this time, pero mukhang bawi pa rin ang Burmese Ghouls at unti-unti nang nahuhulog ang Unique Devo dito, Rob Luna. Parang unti-unti nang napupunta sa Burmese Ghouls ang laban na to. Oo. Saka in terms of pushing, pinili one shot is actually trying to get that at least a return na turret dito onto the top lane, pero kinuha na lang dito ngayon ng Burmese Ghoul yung turret din lahat sa ibaba ng Unique Devo. Now, dito Jane, we're already proceeding into our mid game. Oo. Slowly lumalamang ang Burmese Ghouls. Kung kanina 2K, ngayon it's almost 4K. Yeah. At sila na talaga ang nagsiset ng tempo dito sa ating laro. Ang hirap kasi, totoo ka Rob, kasi dahil dito kay ano to, kay Kuya Kid. Hmm? Kapag merong huhuliin si Lil, kapag merong huhuliin na gusto si Sunset Lover, o kaya pati dito si Defender, ayan o, ang ginagawa lang ni Kid. Oo. Binibigyan niya ng mga buhawi eh. Saka ito si Sawo, itong Farsa na to, easy kill na yan sa isang combo lang ng isang Veil. Oo. Once na mapalipad siya, patay na. At ayun pa nga mga kaibigan, Ace with a solo kill, sabay si Kid, nag-flicker pa, sabay Windblade, sabay sticker. Nakita mo yung aggression ng isang Veil. Kumbaga, ganun ka confident eh, para mag-flicker in ka as a Veil para lang makill mo. Pero that was given, that's one shot, diba? That's the jungler of Unique Devo. Worth it yon if ever man napatay nila. Oo. Ito pa kasi yan, Rob Luna, kapag ikaw ay Veil kasi, pwede mas i-upgrade mo na lang ng damage yung skill mo kasi yung skill itself is long range na talaga. Di mo na kailangan dagdagan yung AoE capability. Mas pwede mong dagdagan talaga yung damage. At mukhang set up na naman dito. First team fight na mga gare. 5-on-5 mga kaibigan. Sawo, Pulado. Pulado din si Lil dito. Pero ayun na nga. Synchro Fissions after Synchro Fissions. Kid. And of course, Ruby Double D. With a Maniac Strike. At mukhang tinamaan pa nga ng ligaw na hangin. Wipe out para dito sa Burmese Ghouls. Grabe si Buhawi, Jack Dong. Oh my, this Veil, this pick. Hindi ko masabing cheese pick eh. Kasi iba to. Itong Veil talaga to. This is a Burmese Ghoul. Rather yung mga team from Myanmar. Paborito nila talaga tong hero na to.
And yeah, dito lang nagsa ano yung mastery ng Burmese goal sa hero na to. This is worth to ban or at least kailangan mas maging aggressive yung unique debo. Kaso gano'ng nga sabi mo, di ba? Pag in-ejector ni Maybe, synchronized na yon dun eh. Kumbaga, ibaba to. Pero here's our instant replay, mga kaibigan. This is a triple kill going into Maniac dito. Well, farm na rin dito si Ruby Didi. Ito, nagkakapilitan na yun eh. Di ba? Yung parang inaasar-asar na lang ng Burmese goal yung unique debo. Oo, yung Cho, si Sunset Lover. At kumagat naman siya sa pakagat. Yeah. At ayaw mo doon sa specific vicinity na yon kapag makikipaglaban ka sa isang harit at sa isang bill. Oo, eto, kasi yun yung masikip na vicinity, ayan yung looban eh. Kumbaga, eskinita yan. Oo, yan yung eskinita eh. San dumaan si Elsa eh. Oo. Legit yan, Rob Luna. Minsan, di ba, kapag nasa bahay ka ninyo, yung ayaw mo dumaan sa isang specific na skinita. Oo. Kasi yung skinita na yun, maraming aso. Maraming so, aso. So, masikip yon. Saka madilim. Madilim yon. So, talagang... pag dumaan ka doon at dalawa-tatlo kayo, pwede ka makagat ng aso. Ay, ganun, indeed. At ganun yung nangyari. Binuhangi Jack sila doon sa ano eh. Grabe yung binuhawi Jack sila eh. Mm-hmm. Inuubos yung unique debut eh. Grabe, grabe. And, ako sobrang na-excite ako dito talaga sa pick na to ng Veil dito ng Burmese School from Kid. And unique debut, medyo tagilid na ang kanilang vapor dito, Jin. Mas malaki yung lamang ng Burmese goal ngayon compared to what they had on game number one. Eh. Kanina, sumasabay pa yung unique debut eh. Pero somehow, Sawo, Sunset Lover, even Lil, talagang wala. Sila yung madalas namamatay. Hindi kayang... Hindi kaya nila one shot, nila defender talaga na buhatin tong laro na to just by the two of them eh. Jet lag. Yeah, jet laggerish nga. Pero look, kung titignan mo ha, yung nag-zone out sa kanila dun sa mismong Lord na yon was... Kid. Si Kid, yung Veil. Yung Veil. Grabe, pare. Ito, ayan o, bilis na ng Veil, lumilipad na eh. Oo. Ano Veil na? Movements, almost max. Pito na yung passive niya dyan. Oo. Hindi ko nakita kung ano yung boots ni ni Veil eh. Ni Veil. Is it arcane boots or baka rapid? Rapid siguro. Pag rapid, yun, hindi mo mahabol yan. Oo, pampabilis. Or baka pandepensa, pwede rin kasi. Oo. Pero kung arcane, cooldown, pwede rin naman. Ewan diba? Ko, tignan natin mamaya, siguro pag nag-item check. But ayun o, grabe. Grabe. Sakit yan. Kasi ang gagawin mo lang talaga dyan sa Veil, kumbaga knock up lang yung crowd control mo and you go for pure damage. Damage lang. Ng ulti, pati nung windblade. Windblade. Tignan natin kung papasok pa ba dito ang mga skills ng Veil or papasok pa ba ang skills ng unique debut. Burmese Ghouls trying to end the lives of Unique Debut para sa series number 2 natin. Mega kill na at mukhang wala na magagawa ang side ng Unique Debut. Ruby Double D. And they will get the victory. Burmese Ghouls owning